Ano po ba ang discipleship? Marami po ang nalilito rito, or should I say, isa po ako doon, especially nung bagong Kristiyano po ako, ay inassign po ako under sa care ng ganitong grupo o ng ganitong care group o ng ganitong leader, not knowing na yung leader na yon, yun ang sinusundan ko at hindi na si Jesus Christ. Yan po ang practices ng mga institutional churches. So, right now, how about pag-aralan po natin at huwag tayong aalis sa Bible. Huwag tayong aalis doon sa katotohanan ng Bible na ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagsasalita. Kung ano po ba ang discipleship? Hindi po yung accountability group. Meaning, you're accountable doon sa group na yan. Diba? Parang kailangan mag-mentoring tayo ng ganito, mag-mentoring kayo ng ganon, not knowing nawawala na yung kalayaan mo. Alam po ba ninyo dati, pag sinabi nung leader namin na kailangan pumunta kami ron, kailangan pumunta kami, maski masakit ang tiyan mo, maski may sakit ka, nawawala yung kalayaan. And besides, hindi po yan ang discipleship. Pag nalaman niyo po ngayon dito sa pag-aaral natin ang real meaning o true meaning ng discipleship, lalaya po kayo. Tulad ko na lumaya po sa maling aral na yan ng akin pong matunghayan at masaksihan na rin pati kung ano po ba yung kasimplihan ng discipleship. At kung ginagawa mo ito, ang talong, question mark, masaya ka ba? Napilitan ka ba? Mine-message ka ba? Tunog ba ng tunog yung messenger mo? Maski nagpaalam ka na gano'n, pipilitin ka, tunog ng tunog pa rin. Minsan, i-video call ka pa, maski sinabi mong hindi na nga, namimilit. Nasaan doon yung kalayaan mo kay Kristo na nakalagay sa Galatia 5:1? Wala na. Diba? Kaya, you know, tignan po natin yung discipleship doon sa totoo nitong meaning. Matthew chapter 28 verses 18 to 20. Hindi po tayo aalis dito. You know what? Si Jesus po mismo ang nagsasalita rito bago siya pumanik sa kalangitan o bumalik sa langit. So, dito po tayo magbatay. After this, wala na siyang sinabi mismo na galing sa bunganga niya, sa bibig niya. Ito po, galing sa bibig niya mismo. In fact, naka-red po yung mga salita niya dito sa Bible ko. Okay, basahin natin Matthew chapter 28 verses 18 to 20. Go. And Jesus came and he spoke to them saying, tandaan nyo, ang kausap niya mga disciples niya. Kumakatawan po yan sa lahat ng Kristiyano. Okay? Maliwanag po yan. And Jesus came and he spoke to them saying, all authority has been given to me. Kanino? Kanino binigay? All authority has been given to me in heaven and on earth. Ang meaning niyan, all authority binigay na kay Jesus. Ibig sabihin, sa pangalan niya, nandoon ang kaligtasan. Hindi sa pangalan ng leader mo, hindi sa pangalan ng mga group mo, sa pangalan lang ni Jesus. I hope yan pa lang po eh, nalalasap niyo na o nalalanghap niyo na, labango, parang hamburger na, nalalanghap ko na. Yan po sa Quiapo dati, merong hamburgeran dyan, malayo pa lang ako, naglalakad ako, langhap, sarap, di ba? Parang ganun, nalalanghap mo na yung kalayaan, excited ka na. So, ibibigay ko na po yung kalayaan ninyo galing sa Bible. All authority has been given to me in heaven and on earth. Again, to Jesus. Name ni Jesus, kay Jesus, at kay Jesus lang. Saan ka naman po pwesto? Eh, kay Jesus lang. Well, ang pwesto mo ay walang iba kundi magalak ka doon sa katotohanan na yan at ipahayag mo si Jesus sa ibang tao. Evangelize. Okay? Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe. Makinig pong mabuti, mahalaga to. Teaching them to observe all things that I have commanded you. Malalaman natin mamaya, ano ba yung kinuman ni Jesus?
all things I have commanded you. And lo, ang ganda nito. I am with you always, even to the end of the age. Amen. Ano ba yung kinuman ni Jesus? Ano yung ititeach mo sa tao na kinuman ni Jesus? Okay. Kung babasahin mo ang aklat ng John, ano ba ang commandment ng Diyos sa New Testament? Simple. Ang maniwala kayo sa kanyang isinugo. Ibig sabihin, ang maniwala kayo na si Jesus lang ang Savior, ang maniwala kayo na walang ibang daan sa langit, kundi si Jesus. Jesus alone saves. Ibig sabihin, ipangaral mo ang gospel, yan ang commandment ni Jesus. Ganun lang kasimple ang discipleship. Ngayon, dahil yung mga dinisciple mo, yung mga napahayagan mo ng mabuting balita, magiging ano kayo talaga niyan, magiging close kayo, magiging kabady-body mo sila, magiging barkada kayo. Hindi tulad nung nakikita natin ngayon sa mga institutional churches na ako ang leader, susunod kayo sa akin. Hindi. Barkada po kayo. Sabay-sabay kayong lalabas, sabay-sabay kayong magpapahayag ng gospel. Hindi yung ako ang leader, may kanta, follow the leader, follow. No. We have only one leader, the Lord Jesus Christ. Kaya talaga po naman, pag nakilala mo ang grace, ang bigay nun kalayaan. Alam po ba ninyo, may experience ako dun sa leader namin dati. Magbe-birthday po yun eh. Pastor yun. Pastor ang tawag sa kanya kasi nga po institutional churches. Birthday niya. Aminin ko po during that time, kapos po ako. Hindi po kapos, kundi yung budget ko, mag-meet lang dun sa ganito, sa ganyan. Tapos yung mga kasamahan ko, dun nga po sa inner circle niya, kasi di ba, parang group-group nga, mentoring group or something, magbe-birthday nga yun, yung pastor na yun. So, napag-usapan po na bawat isa po sa amin magbibigay ng 500 pesos. During that time po, ang 500 pesos po ay sa akin po during that time, para may kabigatan. Kaya ang nangyari, parang gagawa talaga ako ng paraan. To, aminin ko po, gagawa ako ng paraan para hindi makapagbigay. So gumawa po ako ng paraan, hindi ako nag-attend. At hindi lang po pala akong gumawa, marami pong hindi nag-attend. Kasi maraming nabibigatan. Ngayon tanungin ko kayo, nasaan doon ang kagalakan? Pinipilit kami magbigay ng regalo para pasayahin yung isang tao na yon. Alam mo, lahat tayo magkakapatid tayo kay Jesus, pantay-pantay po tayo. Pantay-pantay ang authority natin. Yan ang stand ko. Hindi po ako naniniwala sa institutional churches. Ako po ay Kristiyano, mahal ko po kayong lahat. Basta naniniwala kayo kay Jesus, mahal ko po kayong lahat, mahal nyo rin ako. Ngayon, kung ano yung mga religious practices nyo, so be it. Diba? Kasi ako po, si Jesus lang po talaga. Yung person ni Jesus, hindi po religion ang habol ko. Kaya ang totoong discipleship ay yung nagpapahayag kayo ng gospel all together, nagsasalo-salo kayo together, kumakain kayo together. Yan ang discipleship, masayang discipleship. Hindi yung hinahawakan ka sa leeg, hindi yung pinipilit ka sa leeg. Diba? Meron pong isang nagdi-disciple ngayon, tawagin na lang natin G. G ang umpisa pero tatawagin ko ng Gcash. Yan. Totoo namang cash eh, kasi puro cash ang naapektuhan daw doon. Karait ko. So, yeah. Nasaan ang kalayaan doon? Nasaan ang kalayaan pag nabubutas ang bulsa mo? Dahil ang gusto ng Panginoon, yung mga pera mo, kung gusto mong tumulong, tumulong ka sa mahirap. Tumulong ka sa nangangailangan. Tumulong ka sa mga may sakit. Yan ang gusto ng Panginoon. Hindi para pagpalaing ka lalo, kundi para maipakita mo yung bago mong nature kay Kristo Jesus. Hindi yung parang, oy pastor, yan pastor namin yan, ganun. No, wala pong ganun sa Bible. Sa Bible po, house worship lang po ang meron. Tapos, all together, kakain kayo ng isang meal. Yun po yun. Literal na meal. Hindi po yung kung ano-ano mga ceremony na ginagawa sa mga institutional churches. Mahal ko po yung mga Kristiyano na nasa institutional churches kasi sila rin po ay naligtas sa pananampalataya lamang kay Kristo Jesus. But you know what? Gusto ko pong sabihin kung ano lang po talaga yung nasa Bible.
kalayaan. Yan. Freedom. So, tignan niyo po rito. Itong gagawin natin, go therefore and make disciples of all nations. Ibig sabihin, kasi ganito po nangyayari. Pag nagpa-disciple ka dito sa taong ito, doon lang kayo sa lugar na yon. Puro doon lang kayo nagmi-meet. Hindi kayo umaalis doon. Doon lang kayo. Halimbawa, tuwing Tuesday, meron kayong usap. Laging kayo-kayo lang. Mga mukha na lang yung nagkikita. Hindi po ganyan. Tignan nyo rito. Go therefore and make disciples of all nations. Ibig sabihin kung saan-saan kayo nakakarating dahil nagpapahayag kayo ng ebanghelyo ni Kristo Jesus. Hindi yung puro pagmumukha nila, puro karakas na lang yung nakikita ninyo. Di ba? Meron dito yung paglalakbay. Tandaan nyo, si Jesus Christ po nagja-journey yan. Naglalakbay ang Panginoong Jesus. Ganun din dapat tayo, di ba? Enjoy ang maglakbay kaysa yung kaboring naman, puro tayo na lang, ganyan. Di ba? So lately naman po, may bago kaming i-disciple, so happy na naman ako. So, ganyan. Yung mga na-disciple ko dati, nagdi-disciple na rin sa iba na sa malayong lugar. Ganyan! Hindi yung puro kayo na lang, di ba? Yung pag sa institutional churches, 50 years na, kayo pa rin magkakasama. More than 20 years na, kayo-kayo pa rin. Hindi po ganyan. Hindi po ganyan na nga sa Bible. Sa Bible, talagang pangangalatin ng Diyos, pangangalatin ni Jesus yung mga Kristiyano para yung ebanghelyo ng kaligtasan ay maipahayag. Tingnan niyo po mabuti. Ulitin ko. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. So, who can baptize? Lahat ng believers pwedeng mag-baptize. Diba? Hindi lang pastor ang pwedeng mag-baptize, hindi lang yung ganito. Lahat ng believers, pastor. Lahat ng believers pwedeng mag-baptize. Kasi ang nangyayari, ang pastor daw ay office. Hindi po office ang pastor. Ang office po ay gawain ng bawat believer. Nagpapastol tayo ng mga naliligtas. Bawat lahat tayo may kakayanan pong gawin yan. Pero doon sa gawain ng Panginoon, meron siguro may kakayanan ng manguna, pero lahat tayo magsasalita pag meron tayong gathering. Ganun lang yon, di ba? Yun lang po. Ganun lang po kasimple. So, hindi po kayo hawak sa leeg. Yung parang mini-message pa rin kayo, maski nagdahilan ka na, maski may sinabi ka ng dahilan that you cannot be, you will be able to go, pinipilit ka pa rin, that's not love. They're not acting in love. Parang nagkaroon pa nga kami ng dati, agawan ng mga miyembro, kasi kailangan makapag-build kami ng 12. Magbibuild din ng 12 yung kasama ko. Nag-aagawan kami ng mga miyembro, pinupunta namin sa mga bahay. And then, nakita ko, wow! What kind of, yeah, anong klaseng, ano yun, Lord? Kumbaga ngayon, himasmasan ako, Lord. Nakakahiya yung ginagawa namin na gano'n. Lord, pasensya na po ako. Ngayon, gusto ko yung nasa Bible, yun lang. Malaya. Sabi ko, wala akong pinupuntahan na isang building, ganyan. Pero, nagpupulong kami kung saan kami abutan. May tatlo o apat kami, pwede na yun. That's Christianity coming from the Bible. Hindi, yeah. Pero nirerespeto ko po yung mga nasa institution. Wala tayong awayan. Nandito lang po ako kasi ito po ay channel po na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. So I can say whatever I wish here. Ngayon may channel din yung mga institutional churches. They can say whatever they wish also. Para naman po match. Para ang tawag dito, patas, di ba? O ganun lang po yan. So tandaan nyo, i-observe natin dito isa lang yung commandment niya eh. Yung sharing the good news of the gospel. Kasi yung magmahalan tayo, automatic yung build up na po sa atin bilang mga mananampalataya. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video para malaman po nila ano po ba talaga ang kahulugan ng discipleship. Ito na po. Discipleship is simply telling the good news of Jesus sa ibang tao. Thank you, and Jesus truly loves us all.